Hello. Magandang hapon. Mabilis ang kwento lang. May doon sa tanong kung magkano yung aking pocket money papunta ng Canada nung napunta ako. Ang aking pocket money ay halos $200. Pagdating ko sa Canada, dahil pangatlong linggo pa yung sweldo ko, umutang ako ng $300 doon sa kababayan natin, sa aking kaibigan. Na pagdating dito, nagkaroon kami ng kaibigan, umutang ako ng $300, so halos $500 na yung aking pocket money. Napagkasya ko naman yun sa loob ng tatlong linggo bago yung unang sweldo. So yun ang dahilan noon, kaya magastos ako dahil winter kami dumating. Namili ako ng winter clothes, tag nito, jacket, tapos kung ano-ano pa, basta pang winter kasi sobrang lamig, sobrang hirap. Tapos pumili ako rice cooker, bigas, mga dilata, kung ano-ano mga pagkain, baon sa work kasi libre ng ano ng hotel, almusal lang. So yun, doon sa nagtanong kung magkano yung aking pocket money, kung magkano dapat ang pocket money, kung kaya, magkano kaya mong dalhin. Total, hindi naman siguro lulustayin ng kung sino mang makakarating dito yung money na dadalhin kung sakaling malaki. Pero masasabi ko lang, based on experience ko, yung $500 kayang pagkasyahin hanggang umabot yung sweldo. Yun. Pangalawang tanong, may isang nag-message sa akin, pwede ba lang referral dito sa company namin? Ang pwede lang namin gawin ay i-inform, magbigay ng information, magbigay ng tips tsaka information na tsaka sakaling magkaroon ng hiring sa company namin, pwede namin sabihin yon na mag-apply ka doon. Pero hindi namin pwede sabihin sa mga boss na tanggapin mo tong taon to dahil magaling to, marunong to. Hindi. Dahil ang mga boss ay hindi maniniwala yan kahit sabihin mo magaling hanggat hindi dumaan sa interview. Ngayon, kung totoo magaling ka, eh kahit na hindi, kahit na walang referral, tatanggapin ka dahil yung mga boss dito ay hindi naman bias. Hindi ka gaya sa Pilipinas na dadaan sa palakasan. Dito, kapag mahusay ka, kahit may kakilala ka, kapag ka na-interview ka ng boss na hindi ka marunong, talagang sasablay ka sa kanya. Ganun. Kaya dun sa nagsabi sa akin na baka pwedeng i-refer ko, kahit sabihin kong sa mga boss, una-una hindi ko sila kilala. Pero sabihin na natin kilala ko sila, hindi mangyayari yun dahil kailangan dito ay dadaan sa interview. Yun. Pangalawang tanong. Pangatlo, magsishare ako ng experience kasi at least dun sa dati kong company sa Pilipinas, galing power plant, meron akong kasama doon na pupunta dito sa isang araw, sa sumunod na, susunod na araw. Natutuwa ako kasi kahit na wala kaming experience sa manufacturing, pumasa kami dito sa Canada. So ang ibig ko sabihin, lahat pala kayang-kayang makapasok dito, kayang-kayang ipasa yung interview kahit na yung experience mo nasa medyo ibang industry. So lahat may pag-asang matanggap. Yun yung ibig ko sabihin. Pero masaya ako kasi may kasama akong sa dating company na natanggap mapupunta dito. So yun. Tapos dahil papunta na sila, natutuwa ako kasi naalala ko yung punta ko rin dito sa Canada. Nakakatuwa. Ito yun. Bago pumunta ng Maynila, kasi yung tatlong araw bago yung flight, bali apat na araw, no? Yung pang-apat yun yung araw ng flight. So, pag sa hotel ka, tatlong araw, yun yung ang bilang doon kasi yung pang-apat na araw, yun yung check out mo sa hotel. So, tatlong araw yung babayaran. Anyway, hindi, nag-book ako sa isang hotel. Ang agency nasa Maynila, nasa Quezon City, sa Cubao. Ang airport nasa Paranaque. Medyo malayo. So nung nag-book ako ng hotel,
Naghanap ako ng hotel malapit sa airport. Kasi sabi ko hindi, kasi may orientation pa sa ano sa agency. Sabi ko, iiwan ko yung aking mga bagahe sa hotel. Doon sa hotel na safe naman. Kumbaga, hindi siya mumura, hindi rin sobrang mahal. Pero safe, yung may reputation na ano sila, magandang hotel. Yung hindi yung patsi-patsi na hotel lang na kung sino-sino nakakapasok, hindi. Yung medyo kilala naman. So iniwan ko yung bagahe ko doon kasi ayokong pupunta ako sa agency mula Cebu papunta Maynila, papunta sa agency kinabukasan, nakatakata ko yung aking mga bagahe papunta doon sa agency sa aking orientation. Ayoko yun. Dahil sobrang layo, ang bagahe ko marami dahil Canada ang pupuntahan ko, alangan naman ko konti. So yun, sabi ko, mag-check-in ako sa hotel, iniwan ko yung bagahe ko doon. Kinabukasan ng umaga, bumahe ako Quezon City. Wala akong bit-bit kundi yung aking mga kukunting ano lang, dokumento. Pero yung dokumento ko talaga totoo, nasa agency na lahat. Doon binigay nila. Pagdating ng agency, nagkaroon yung orientation, tapos binigay yung refund ng aking medical, tapos bumalik ako sa hotel doon sa Pasay. Kasi yung aming flight, ngayon yung interview, ngayon yung orientation, kinabukasan may flight papuntang Canada, pero hindi ako kasali doon. Ang kasali doon yung mga iba kong kasama. Yung sumunod na araw pa, yun yung flight namin. So, kumbaga matutulog ako sa hotel ng tatlong gabi. So, ito na yun. Kaya ko pinili yung hotel. Kasi, sabi ko, kapag naghanap ako ng hotel na malapit sa agency, nasa Quezon City, inisip ko, paano kung sa araw na, pasensya na kayo dahil Canada yung pinag-uusapan, ayaw ko magka-aberya na maiwan ako ng aeroplano. Ayaw ko yung araw na mismong flight ko, magkaroon ng kung anumang sakuna dyan sa EDSA, hindi ako makakarating ng airport on time, maiwan ako ng aeroplano. Yun yung nasa isip ko. Sabi ko, paano kung magkaroon ng baha? Paano kung magkaroon ng sunog dyan? Hihinto yung takbo ng mga sasakyan. Paano kung may aksidente sa kalsada, hihinto lahat ng sasakyan. Tapos nasa Quezon City ako. Paano na, sabi ko. So, ito na. Ang ginawa ko, naghanap ako ng hotel, malapit-lapit na sa airport. Sabi ko, magkaroon man ng sunog, kung ano man dyang mga pangyayari dyan, hihilain ko yung aking bagahe, maglalakad ako papunta sa airport, basta wag lang akong maiwan ng aeroplano. Yun na yung nasa isip ko. Kaya naghanap ako ng malapit-lapit na hotel sa airport na mismo. Tapos ito naman ang nakakatuwa. Dahil yung hotel ko naman ay yung airport nasa Paranaque, border ng Paranaque tsaka Pasay, yung hotel ko nasa Pasay, sa gabi or nung araw na nag-aantay ako ng flight, andun ako lagi sa ano, sa MOA. Doon ako kumakain ng minsan pananghalian, minsan hapunan. Kasi nambuboring ako sa hotel. Tapos uwi ng hotel, matutulog sa tatlong araw. Yung pang-apat na araw, tanghali, alas 12 ng tanghali, check out ko. Pero maaga pa lang nag-check out na kami. Meron pala akong kasama taga Cebu din, kasabay ko ng flight, dun kami sa hotel. Ang tinulugan namin ay capsule. Wala na silang available na room. Kinausap namin yung desk, information desk, o kung ano man yun. Baka may bakanting room na room, totoong room. Sabi, wala na, fully booked. So, kung may idea kayo kung ano yung capsule, yun yung parang libingan. Yung makakaupo ka lang, tapos ito na yung height ng higaan mo. Pag upo mo, yan, sakto lang, tapos yung lapad niya, mga 1 meter. Yun na yun. Yun na yung higaan mo, para kang nasa libingan. Tapos, tutulog. Yun. Pagbangon, hanggang dyan. Nakakatuwa. Pero, pinagtsagaan na namin kasi malapit-lapit sa airport nga, ayaw namin mag-aberya. So, yun. Narinig nyo ba yung capsule? Kwento, anong kwento? Anyway, yun. Bago mag alas 9 ng umaga, kasi flight ata namin alas 12, ba yung papuntang Taiwan, tapos mula Taiwan papuntang Canada. Less than 3 hours pa yung flight. Umalis na kami ng hotel. Nag-book na kami ng taxi. Walang aberya. Kasi sobrang lapit lang. Kahit lakarin ko, hindi pa siguro abot ng 1 oras. So magka-aberya man, hindi ako maiiwan ng aeroplano. Wala nang ibang rason pa. Yun na yun. Hindi ako maiiwan ng aeroplano kahit na anong mangyari. Yun, naghanap ako ng hotel sa malapit. Yun lang.
Nakakatuwa. Ingat po tayong lahat at magandang hapon.